Samahan nyo ulit ako mag-update guys dito sa mga 10 piso Bimetallic Coins BSP Series Coins Year 2012. Ang ating pong pagbabatayan ay yun pong value sa n.numista.com. Kaya tapusin po hanggang dulo. Okay guys, huwag po ninyo kalilimutang mag-join sa ating membership. I-click lang yung join button at mag-subscribe at yung notification bell. Nasa ganun, palagi kayong updated pag meron tayong mga content guys. Ayan, at maraming salamat sa mga members na nakapag-join na sa ating membership. Ating pong coins, mag-update tayo guys. Napansin ko lang kasi na itong mga 2012, napaka-common lang naman po, diba? At kahit i-check nyo po, siguradong meron kayong mga year 2012 at meron biglang magbabago dito sa n.numista.com. Nung nakaraan eh, hindi naman ganun kataas ang halaga or value nitong 2012 dito sa n.numista.com. At review natin yung year 2000 o semi-hard to find, no? Sa uncirculated ay 147 na ang value niyan at halos ganyan naman talaga ang value niyan kahit sa labas, no, kung bibili tayo sa mga collectors. Pwedeng mataas ng konti dyan ang value nung semi-hard to find na yun, yung year 2000, no? At tingnan nyo guys, no, year 2012 at 8% ibig sabihin yan, marami ito eh, common nga eh, di ba? Reverse 3B itong mga reverse niyan. At inisa-isa ko na yung aking mga 2012 at lahat po ay ganun siya. Ganun silang lahat at wala pa ako nakikitang ibang variation dito sa 2012 na ito eh. Kasi kahit dito sa n.numista.com ay wala siya. Kahit tingnan ninyo, yung sumunod na year ay 2013 na. Hindi po ba? At tingnan nyo, sa verifying condition, mataas agad ang binigay nilang value eh. 58. Extra fine 58 din halos, at sa AU ayan yung value 48, at sa uncirculated biglang tumalon ng halos triple, no? Uncirculated condition ay 200.37 na ang palitan nito ng 2012 na to, ang taas ng value guys, no? At kung ako po ang tatanungin nyo kung bakit naman common siya, bakit ang taas ng value, ang sagot ko dyan guys ay hindi ko rin alam, no, kung bakit. Diba? Hindi po, ganoon talaga eh. Hindi ko rin masagot kung bakit ang laki-laki ng value nitong common coin na to. Pero para sa akin, sa tingin ko lang kasi yung mga 2012 guys, reverse 3B siya, maganda siya. Maganda siyang i-collect. At marami kasi nga, yun nga, maraming may hawak nito. At sa uncirculated condition, kung meron kayo uncirculated condition, pansinin niyo yung inyong 2012 ay maganda yung kanyang yari ng yung pagka yung 10 piso kasi niyan, di ba? Ito yung variation na talagang maganda siyang i-collect, maganda tignan compare sa ibang mga 10 piso. Di ba? Siguro maaaring ganun, at pwedeng mag-comment yung mga nanonood sa atin na mga miyembro ng n.numista.com kung active kayo sa palitan dito sa yung ano dito sa n.numista.com. Pwede kayo mag-comment guys kung bakit sa tingin nyo eh ang taas na po ng value nitong 2012, common lang naman ito. Diba? At sigurado tayo nga marami magko-comment dyan na marami silang hawak na 2012. Pero ang tanong naman kung uncirculated ba yung inyong hawak, no? Kasi yung akin, meron tayong mga ilang piraso dyan pero wala akong hawak na uncirculated nitong 2012 eh. Sa tingin ko, ang condition lang eh, at least extra fine lang. At ang value nun is 8 lamang eh. Kaya tignan natin guys, no, kung bakit mataas ang hatak nitong 2012 na ito. Kung meron pa kayong uncirculated condition, pwede nyo rin pong ilisting sa ating page, Facebook page, na Kalimay Online Facebook page guys. Uncirculated ha, baka meron at baka meron pong magkagusto at maaaring bumili sa inyong mga 2012 na uncirculated condition. Uli natin guys, uncirculated ibig sabihin na maganda siya, hindi pa umikot sa market, at maaaring mabili ang inyong mga uncirculated condition
sa ganyang halaga, no, pwede nating sundin yung binibigay na value ng lumista. Ayan. At siyempre sa labas, kung makipag-transact nga kayo sa labas, depende yan sa inyong magiging usapan. Pero at least meron kayong guide, no? Ganun lang naman po yan eh. Ginagawa lang naman ating guide yung mga value binibigay dito sa lumista. Ayan, ito yung ating mga 2012. Ayan, pakita lang natin sa inyo. Hindi sila uncirculated eh. Wala akong hawak na uncirculated condition. Kaya kayo baka meron. Kaya nga sabi ko, i-share nyo lang sa page natin ha. Uncirculated. Kapag hindi uncirculated, pero dapat kasi maganda. At baka magustuhan ko rin, di ba? Magkaroon tayo ng hawak na uncirculated. Di ba? Ayan ang kanyang reverse. Puro reverse 3 itong mga 2012 natin. By metallic coins. At syempre guys, ano, para makatulong tayo dun sa mga talagang gustong magbenta ng kanilang mga coins. Kahit meron, basta meron po kayong mga magaganda ang kondisyon na mga old coins ha. Pag old coins yan guys, dapat at least extremely fine condition. Kasi maraming nga na nag-aalok ng kanilang mga old coins. Pero mga common lang naman. Tapos good condition na lang. Hindi na kasi mapapansin yun eh. O binibigyan ko kayo ng advice palagi. Binibigyan ko kayo ng punto. Na kapag old coins tapos common lang naman, dapat extremely fine or uncirculated condition para yung mga gustong mag-collect ng mga old coins mapapansin nila yan. Kahit man po ako lagi kong pinapaalala yan, di ba? Kahit man po ako bibili, siguro common yan. Dapat uncirculated condition or AU, yung mga ganun na condition, di ba? Kasi masasayang po yung ating pera diyan. At marami na rin po kasi nagko-collect ngayon, marami na nagkaka-interest na mag-collect at gawing koleksyon kasi iba diyan naglilibang na, no? At meron naman silang pondo at meron tayong mga kilala na talagang bumibili ng mga old coins. Gusto nila nga makumpleto yung kanilang mga series. Di ba guys? Mga BSP series coins. Yung iba doon nakapokus eh. Kahit man ako ngayon sa ngayon guys, ang focus ko yung BSP series. Sa BSP series nga lang, sa 5 piso hindi pa kompleto. Sa piso hindi pa kompleto. Sa 10 piso hindi pa rin kompleto. Kaya sa ngayon, nag-update tayo. Binibigyan ko kayo ng mga impormasyon para makilala nyo ng husto at malaman nyo yung diskarte, no? Yun nga, hindi madali po ang magbenta ng mga coins. Ayan, so alright guys, ayan po yung content natin. Sana nakatulong itong pag-update natin sa year 2012. Ha? Tumaas na ang value, naging mabenta ang 2012 sa n.lumista.com. Hindi lang natin masabi kung sa labas ng bansa ay ganoon din. Ano? Sa Numismatic Guarantee Corporation, hindi pa tayo nakakapunta ulit doon at baka nag-update na rin. So yun na po ang kabuha nating content. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang bell para updated kayo. So God bless you all guys. Out na tayo.